Rice importer na binigyan ng importation permit pero hindi naman nag-aangkat ng bigas, dapat i-blacklist ayon sa Sinag. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Nanindigan ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na dapat i-blacklist ang mga rice importer na binigyan ng import permit ngunit hindi nag-aangkat. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni SINAG Executive Director Jason Kainglet na ang pagkakaroon ng import clearance ay isang pribilehyo at hindi karapatan para manamantala. Dapat malaman natin kung yung itong binigay ng permit ay kukuha talaga ng bigas o hindi. Nag-project po yung ipapasok na imports natin. Hindi sila bumili, magbabago na naman yung projection natin. Actually, madalasan po nangyayari yan, wait and see sila. Kaya ang panawagan natin, kahit nung isang linggo pa, i-blacklist ang delinquent. Ano? Kasi makikita naman na sila talaga dyan yung laging konti lang ang kinukuha at meron din talagang hindi kumukuha. Yung siguro pa yung hindi kumukuha, kailangan talagang i-blacklist ka agad dahil unfair sa atin, binigyan sila ng permit. Ang permit po hindi siya karapatan. Ang permit ay privilege. Kaugnay nito, iginiit ni SINAG Executive Director Kainglet na dapat ang supply ng bigas sa bansa at ang naturang pag-aangkat ay para sa buffer stocking lamang. Merong bahagyang pagbaba yung expected harvest natin pero wala, sa ngayon po, wala tayong sinasabing kakulangan hanggang first quarter. Sapat naman po yung bigas. Yung ating sinasabing pag-aangkat ay talaga lamang para sa buffer stocking ng gobyerno kung sakaling mangyaring sakuna o emergency. Meron po silang pagkukunan ng bigas. Tinig ni SINAG Executive Director Jason Kainglet sa eksklusibong panayam sa programang Ronda Pilipinas na mapapanood at mapapakinggan sa Aliw 23 at DWIZ mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.